hindi magkakapareho yung temperature dyan sa digital at saka dito sa loob. So, dalawa ang temperature na inilagay ko. Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. Ngayon ay papakita ko sa inyo yung incubator natin. So, ngayong ay nagpapapisa na tayo o nag-incubate na tayo ng mga itlog. So, first batch lang ang inilagay natin. At ito yung date ng ating expected na ikakandol yung mga itlog. So, October 10 ang kandol nito mga ka-farmers. At November 10 naman ang expected na ma-hatch ang mga itlog na ito. So, first batch lang ito. Nasa tatlong tray ang mga itlog. So, ipapakita ko sa inyo yung temperature natin. So, marami din nagtatanong kung ilan ba dapat ang temperature ng ating incubator o sa loob ng incubator. So, mapapansin nyo dito sa digital na incubator is nasa 38.1 hanggang 38.4 ang maximum niyan mga ka-farmers. Pagdating niya ng 38 ay iilaw yung ating incubator. So, bulb lang ang ginamit natin ditong pangpailaw o pangpainit sa incubator natin. So, minimum niya is 38.0 at maximum naman niya ay 38.4 at kapag aabot yan ng 38.0 ay iilaw ito. So, iinit na naman ang loob ng incubator at kapag aabot yan ng 38.4 ay namamatay naman yung ilaw dito sa loob. So, yun ang namamaintain niya na init doon sa loob ng incubator. So, yan, makikita nyo, nasa 38.3 na, patay na yung ilaw. So, yan mga ka-farmers, hindi magkakapareho yung temperature dyan sa digital at saka dito sa loob. So, dalawa ang temperature na inilagay ko. O yung ating, yan, ang nasa loob is manual temperature. Ito yung digital. So, dito din ako nagbabase mga ka-farmers sa loob ng incubator yung ating temperature. At yan, mapapansin nyo, nasa 99.5 yung Fahrenheit niya, which is equivalent yan sa 37.5 degrees Celsius. So, yan ang tamang temperature, 37.5. So, dyan lang talaga mga ka-farmers, hindi lalampas dyan, hindi naman bababa sa 37.5. So, first batch na itlog, ipapakita ko sa loob sa inyo. So, yan mga ka-farmers, ito yung ating manual na incubator. So, yan yung bulb. Incandescent bulb lang yan. So, medyo madumi mga ka-farmers dahil matagal na itong hindi nagamit. At nung isang araw ko lang ito nalinisan. So, ito yung, yan, makikita nyo, bumababa na yung temperature na dahil binuksan natin. So, dapat dito lang sa, ang maximum niya is 37.5 degrees Celsius ang maintain na temperature dito sa loob. So, mapapansin nyo, bumababa na yung temperature dahil binuksan natin ito at nakalabas yung ibang init. So, kapag sinirado natin ito, ay babalik yan sa 37.5. So, yan lang ang ating mga itlog na na-incubate. Yan, papansin nyo. Tatlong tray lang ito. So, first batch lang na mga itlog ang nailagay natin dito. So, ang gamit natin dyan is yung incandescent bulb. Meron tayong limang bulb. Tig to 25 watts yung mga bulb natin. So, merong dalawa dito sa ilalim. Yan, dito sa itaas na sa gilid naman, merong tatlo. So, yung paglalagyan natin ng itlog, ito yung tray na plastic. So everyday mga ka-farmers, ito ay binabaliktad natin ito. So by every 6 hours binabaliktad natin ang mga itlog na ito. So ginagawa natin yan para hindi dumikit yung egg yolk dito sa mga itlog, para hindi mahirapan na lumabas yung mga sisiw. So every 6 hours piniflip natin ito o binabaliktad, yan, katulad yan, dahil mano-mano lang ito na incubator, hindi ito yung automatic. So example niyan mga ka-farmers, every kung 6 AM sa umaga, ganyan yan, pagdating ng 12 noon ay binabaliktad natin yan, ganyan. So after 6 hours, pagdating ng 6 PM
ay binabaliktad na ulit natin yan. So ganyan lang ang process nito o procedure ng ating incubator. At the same time din mga ka-farmers ay palagi nating minomonitor yung temperature dito. So dapat nasa 37.5 palagi yung temperature ng ating incubator. At meron din tayong, yan mapapansin nyo, merong blower. Yan, blower ng computer yan. So electric fan. Electric na fan. So blower yan. Itong usa ay sira, hindi gumagana. So okay lang yan dahil meron naman tayong isa. At meron tayong isa naman dito sa itaas. So ang purpose naman nito mga ka-farmers ng blower ay para ma-distribute ang hangin ng pantay. So yan, pag merong hangin dito sa loob, dyan sa loob ng incubator natin, madidistribute yung hangin. Hindi katulad ng kung walang blower o fan yung ating incubator, ang init ng mga bulb natin ay napupunta lang dito sa taas. So dito lang napofocus yung init, at sa ilalim ay walang init kung hindi tayo maglalagay ng blower o fan. So yan ang purpose nyan mga ka-farmers. At ito naman yung tubig. Ito yung nagsisilbing humidity ng ating incubator. So hindi na tayo naglalagay ng humidity temperature dito o digital na temperature ng humidity. So ito lang tubig. So dapat hindi maubusan ng tubig ang ating incubator. So kailangan din yung i-check if meron kayong ganitong incubator na palaging merong tubig. So pasensya na kayo kung medyo madumi yan dahil hindi na talaga matatanggal yung mga ganyang dumi sa ating styrofoam. So ganyan lang mga ka-farmers ang incubator natin. At magtatagal ang ating mga itlog dito ng 21 days. So after 21 days dito ay mag-hatch na ito. So hopefully maraming mapipisa na mga sisiyo sa ating mga itlog. So lahat ito ay heritage chicken, so Black Australorp, Rhode Island Red at saka Barred Rock. So yan tatlong bloodline lang ang mga itlog na ito. So yun lang mga ka-farmers.